Magandang hapon po. Katatapos lang po ng big time oil price hike at may inaasahan na namang taas presyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, aabot ng 4 pesos at 50 centavos ang posibleng itaas ng kada litro ng diesel, habang 1 peso at 60 centavos naman ang gasolina. Dahil dyan, maging mga tricycle driver humihirit na ng dagdag pasahe. Ang iba pang detalye ihatid namin, maya-maya lang. Halos wala na pong panindang manok ang ilang palengke dahil daw sa mahal na mga gastusin. Ngayon naman ng mga broiler at Bureau of Animal Industry, walang shortage ng manok sa bansa. Nakatutok si Victoria Tulay. Walang mga panindang manok sa ilang pwesto sa pamilihang bayan ng Banged Abra. Sarado naman ang iba. Ilang araw nang ganyan ang sitwasyon doon dahil hindi na raw kinakaya ng mga nagtitinda ang mataas na presyo ng manok. 173 hanggang 175 pesos kada kilo ang pasa ng supplier. 190 pesos naman ang suggested retail price. Alam naman natin na, alam na ngayon yung mga presyo ng feed. Alam yung mga gas. Kaya na papunta na sa abra yung kwan, ibebenta lang sa mas malapit na area kaysa magkaroon ng mas malapit na area. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo, kulang na rin daw ang supply ng manok sa Balanga City Public Market sa Bataan. Sa Baguio City naman, 30 hanggang 40 pesos na raw ang itinaas ng presyo ng manok. Mula 160 pesos, 200 hanggang 220 pesos na ang bentahan ng manok sa Ilagan Isabela. Ganyan na rin halos ang presyuhan sa Zamboanga City. Dama rin ang problema sa presyo at supply ng manok sa Metro Manila. Dito sa Pasig City Mega Market, mula noong Mayo ay 20 pesos daw ang itinaas ng kada kilo ng manok. Sabi daw po kasi, may kakulangan daw po sa manok. Ang dating 160 to 180 pesos per kilo, ngayon 190 to 200 pesos na. Ayon sa United Broiler Raisers Association o UBRA, mayroong kakulangan sa supply ng manok. Pero posibleng panandalian lang daw yan. Nag-ingat na mag-produce. Kasi ang lamang sa hindi, malulugi ka eh. When you say shortage, chronic, buwan na ang bibilangin mo. Ito ngayon, tatatlong linggo. Ayon sa UBRA, dapat itigil na ang importasyon ng manok at sa halip ay palakasin ang lokal na produksyon at isulong ang food self-sufficiency. Itinanggi rin ng Bureau of Animal Industry na kulang ang supply ng manok. Wala po tayong shortage. Ang supply outlook po natin sa manok ay may sobra pa tayo na inventory. Dependent tayo doon sa mga imported na feed ingredients din eh, di ba? And then mataas ang cost ng fuel that would reflect also doon sa utilities, doon sa farm, etc. Sa panayam sa Super Radio DZBB, nanawagan naman si DA Secretary William Dar sa mga middleman. Talagang mayroon pa rin nagsasamantala dito sa sitwasyon. Mm-hmm. Ano nga, mas marami pa yung may puso at damdamin na integrators para yung mga mas mura na mabili sa kalayunan ay bebenta dito rin ng hindi masyado mahal. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Sisimula na po ngayong buwan ng pamamahagi ng 500 pesos na buwan ng ayuda. Yan po yung inaprubahan ni Pangulong Duterte noon pang Marso at ipinangako ng DSWD na matatapos bago bumaba sa pwesto ang Pangulo. Pero wala pang petsa ng umpisa ng pamamahagi. Sa isang panayam, sinabi ni DSWD Director Irene Dumlao na matatanggap ito ng nasa 50% ng pinakamahihirap sa bansa. Katumbas po yan ang mahigit 12 milyong pamilya. Kabila na po rito ang mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, mga social pension beneficiaries at mga tumanggap ng unconditional cash transfer noong 2018 hanggang 2020. Sa loob po ng 6 na buwan, isasagawa ang pamamahagi. At para po sa ilang nakapanayam ng GMA News, malaking tulong daw sa kanila ang matatanggap na ayuda. Malaking bagay po yan kasi na kung pabili lang ng bigas, pag walang-wala ka, at kung kailangan mo yung kabili ng gamot, panduktong din yan. Pandagdag po sa pambili ng gamit ng anak ko sa darating na pasukan. Tsaka ano po, yung kung may matitira man, pang gastos-gastos na rin po. Nahulog at natabunan pa ng lupa ang isang lalaki sa Malinaw, Albay. Base sa imbestigasyon, naguhukay ng lupa ang biktima para sa ilalagay niyang jetmatic pump. Pero bigla umanong gumuho ang kanyang kinatatayuan hanggang sa tuluyang nahulog ang lalaki sa hukay.
Pahirapan ang pag-rescue sa biktima dahil sa lambot ng lupa. Kaya gumamit na ng tali ang rescuers para mahila ang biktima. Inabot ng 2 oras ang pagsagip. Maayos na po ang kanyang lagay ngayon. Uulanin po ang ilang bahagi ng bansa bukas, Araw ng Kalayaan. Sa datos ng Metro Weather umaga pa lang, may ulan na sa Bicol Region, Calabar Zone at Mimaropa. Uulanin na rin ang halos buong Luzon sa hapon. May malalakas na ulan kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Visayas at Mindanao, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga pero bandang tanghali o hapon, may pag-ulan na sa ilang lugar. Posible rin ang mga thunderstorms sa malaking bahagi ng Metro Manila bukas, lalo na sa hapon at gabi. Ayon sa PAGASA, ang mga pag-ulan sa bansa ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms. Patay sa pamarilang election officer ng Mutya, Zamboanga del Norte. Base sa imbestigasyon, sakay ng kotse ang biktimang si Engineer Maricel Peralta kasama kanyang assistant election officer nang paulanan sila ng bala ng demotorsiklong salarin sa bayan ng Piñan. Dead on the spot si Peralta. Nakaligtas naman ang kanyang kasama. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pamarila. Nagpakalat na ng checkpoint ang autoridad sa bayan ng Piñan, pati na sa mga karating bayan. Kinundi na ni COMELEC Acting Chairperson Socorro Inting ang krimen. Nangako siyang hindi titigil ang COMELEC hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Hindi na po kailangan magpakita ng mga negative COVID test result ang mga nasa flight papasok na Amerika. Ang utos po na yan ay inilabas ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention o CDC dahil sa pagtamlay ng international flights doon. Marami raw kasi mga Amerikano ang nangangambang baka magpositibo sila sa COVID habang nasa ibang bansa at mas stranded sila abroad. Ayon sa CDC, ibinasa nila ang panibagong utos sa siyensya at sa mga hawak nilang datos. Pero magsasagawa rin sila ng review rito matapos ang 3 buwan. Hindi naman nire-require ng CDC ang negative test result sa mga land border crossing. Sususpindihin muna ng Canada ang random COVID testing sa lahat ng mga airport doon. Ipatutupad po yan ng kanilang gobyerno simula bukas hanggang sa katapusan ng Hunyo para maibsan ang mahabang pila sa mga paliparan at pagkakaantala ng mga flight. Game ka ba sa mahabang lakaran pero only swimming naman pagkatapos? Bakit hindi pa siya ng Blue Lagoon sa Tumawini Isabela? Nakatutok si Jamie Santos. Blue Lagoon ba kamo? O eto? At eto pa. Yan ang isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Tumawini sa Isabela, ang Magoli Eco Park Natural Resort. Tara sa Magoli at maligo. Pero ang gandang pang-beat the heat, masusubok daw muna sa inyong tatag sa paglalakad. Para marating ang Blue Lagoon, halos 2 kilometro ang kailangang tahakin. Hindi naman daw boring dahil bukod sa kwentuhan at bonding, maganda rin ang mga tanawin. Hashtag Groofy. May madaraanan ding ilog at sa paligid marami ring bundok. Para sa mga bet ang chill pagkatapos lumangoy, may cottage for 150 pesos. Jamie Santos, Nakatutok, 24 oras. San kaya tayo susunod na papasyal? Pwede niyong i-share sa 24 Oras Weekend Facebook page ang inyong pasyal adventures. Magkakaiba po ang opinyon ng mga taga-probinsya ng Cebu sa pagiging optional na ngayon ng pagsusuot ng face mask sa open at well-ventilated na mga lugar doon. Okay naman siya dahil yan naman talaga yung hinihintay ng mga tao. Hindi po. Kasi mas okay pa yung mayroong mask kasi safe tayo. Bali walang COVID basta mayroong mask. Sa ilalim po ng executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia, sa mga closed, air-conditioned at matataong lugar na lang kailangan magsuot ng face mask. Pero hindi kinikilala ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang utos sa Cebu dahil labag ito sa guidelines ng IATF. Nanindigan naman si Governor Garcia sa kanyang desisyon. Sa laging handa public briefing, sinabi ng Department of Health na kinonsulta nila ang ilang eksperto tungkol dito. At sa mga bansang hindi na raw required ang pagsusuot ng mask, tumaas ang mga kaso ng COVID. Kinumpirma rin ni Vergere na tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City at iba pang lugar sa Metro Manila.
Mahigpit na paalala ng DOH, laging sumunod sa health protocols kasama na ang pagsusuot ng face mask. Actually, marami na pong nagbibigay ng ganyang rekomendasyon. Kaya ang ginawa po namin, nakipag-usap po tayo sa ating mga eksperto. Pinag-aralan din natin yung mga current evidences. Nakita po natin sa ibang bansa, yung malalaking bansa na ito, na tumataas po ang mga kaso nila no, when they have removed the mask mandate. Isang dambuhalang ipo-ipo o water spout ang namataan sa barangay Malusay sa Gihungan, Negros Oriental. Ayon po sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDR-RMO, tumagal ito ng halos 15 minuto. Wala naman na italang pinsala pero ang CDR-RMO naalarma sa sunod-sunod na ipo-ipong namataan sa lugar. Ito lang huling linggo ng Mayo ay isa pang ipo-ipo ang namataan sa Gihulngan. Sabi ng CDR-RMO, baka raw mapadpad ito sa Pampang at magdulot ng pinsala sa mga residente. Ang ipo-ipo ay buhawing nabubuo sa dagat at ayon sa PAGASA, nagkakaroon po nito tuwing may malalakas na thunderstorm. Hati ang opinyon ng ilang miyembro ng PhilHealth sa pagtaas ng premium contribution. Ngayong Hunyo na ito ipatutupad at pati mga dapat binayaran sa unang 5 buwan ng taon, sisingilin din. Nakatutok si Von Aquino. Ang adjustment sa PhilHealth premium contribution retroactive, kaya kahit na ngayong Hunyo ito magsisimula, babayaran pa rin ang mga direct contributor ang karagdagang 1% na ipinataw mula Enero hanggang Mayo. Kung 10,000 pesos pababa ang sweldo kada buwan, magbabayad ng 400 pesos na contribution mula sa dating 300 pesos. Ang 100 pesos na dapat binayaran noong January hanggang May 2022, sisingilin pa rin. This 100 pesos is divided by between the employers and the employee, 50-50 yon. So the additional only above what they have been paying before is 50 pesos a month. Yung starting January up to May, ito yung 1% adjustment niya nito can be paid up to end of December this year. Alinsunod ito sa Universal Healthcare Law na nagtatakda ng taunang pagtataas ng bayarin hanggang sa maitaas ito ng 5% pagsapit ng 2024. Itinigil ang pagtaas ng premium noong 2021 dahil sa pandemya. Pero muli na itong ipatutupad simula ngayong Hunyo. Kasama rin dito ang mga OFW na mula noong isang taon ay kasali muli sa mandatory contribution. Kapag sea-based, buwan ng kaltas sa pamamagitan ng manning agency. Kapag land-based, kanya-kanyang bayad. Para sa akin, tama. Pupunta tayo sa tama. Sa hospitalization po, pag na, ano, may mga benefits naman po ako nakukuha. Nagamit po. It's too high talaga. And yung burden talaga sa empleyado. Especially the goods and services, it's getting high as well. So it will really affect if yung payment natin for the PhilHealth will increase as well. Ayon sa PhilHealth, ang karagdagang pondo mula sa adjustment sa premium contribution ay gagamitin nila sa expansion at paglikha ng mga bagong benepisyo. Yung malaking i-implement natin ay yung tinatawag nating konsulta. Konsulta is a primary care package and kasama dun sa package natin is laboratories kung kailangan at saka yung drugs and medicines, outpatient drugs and medicines for selected conditions. Maglalabas din daw sila ng severe acute malnutrition at outpatient mental health packages at iba pang bagong benepisyo. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Sa panibagong oil price hike sa susunod na linggo, mas lumakas ang panawagan ng mga tsuper para sa taas pasahe. Sabi naman ng LTFRB, hinihanda na nila ang fuel subsidy. Nakatutok si Jamie Santos. Hindi pa tapos ang kalbaryo ng mga motorista dahil may nakaambang pagtataas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Mahigit 4 piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at mahigit piso naman sa kada litro ng gasolina. Dahil sa sunod-sunod na taas presyo, umaaray na ang mga tsuper na mga pampublikong sasakyan. Sa Malolos, Bulacan, humihiling na ang mga tricycle driver ng dagdag pasahe. 2011 pa raw nang huling nagtaas ng minimum fare sa lugar. Kung makakarana ng 15, pwede sa amin yun. Dahil kasi ang gasolina, ilang taas na yun.
Ganito rin ang hiling ng Luzon Toda o grupo ng mga tricycle drivers sa Quezon City. Bagamat pinayagan daw silang magtaas ng pamasahe noong nakaraang taon, iba na raw ang sitwasyon ngayon. Sa mga membro namin, ang daming nagre-reklamo dahil pataas ng pataas yung ano natin, gasolina natin, sabay yung pamasahe natin, ganun pa rin. So gumawa po kami ng board resolution para sana ma-aproba na mataasan naman yun po yung mga pamasahe ng mga ano. Yung gasolina kasi ang mahal na talaga, 80 plus na yung gasolina, isang litro, minsan apat, tatlong ikot na lang eh, kasi bago traffic. Talagang ano talaga, utsuyin talaga eh. Saga na lang talaga. Parang pangkain-kain na lang. Bukod sa mga driver at operator ng mga pampublikong jeep at bus, kasama rin ang mga tricycle sa 2.5 billion peso fuel subsidy program ng gobyerno. Ang Department of Interior and Local Government o DILG ang namumuno sa pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle. Pero daing na mga driver, wala pa silang natatanggap na tulong mula sa gobyerno. Sabi naman ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Cacion, inihahanda na raw nila ang mga dokumento para sa pamamahagi ng 6,500 pesos na fuel subsidy. We're looking at the last week of June or early July po, no, to implement the second tranche. Kasabay ng pagmahal ng petrolyo ang panawagan ng maraming operator para sa dagdag pasahe. Kahit inaprobahan na ng LTFRB ang pisong provisional minimum increase para sa mga jeep sa Metro Manila, Region 3 at 4, nakabinbin pa rin ang petisyon ng mga grupong utak, Pasang Mazda, AltoDAP at ACTO para sa gawing 14 pesos ang minimum pasahe sa jeep. Ang hiling naman ng grupong LTOP, gawin itong 15 piso. Hiwalay pa yan sa hiling na dagdag na 2 pesos and 50 centavos na pasahe sa kada kilometro. Nakatakdang dinggi ng LTFRB ang mga petisyon sa June 28. Dagdag ni Cacion, nakatakda na ring isagawa ang pinal na pagdinig para sa petisyon ng Transport Network Vehicle Services o TNVS na itaas ang kanilang flag down rate at singil sa kada kilometro. Sa petisyon ng TNVS, hiling nila ang dagdag na 15 pesos na flag down rate para sa sedan, dagdag 20 pesos naman para sa AUV at SUV, at dagdag 10 pesos para sa hatchback. Bukod dyan, may hiling pang dagdag na 20 pesos sa kada kilometro para sa sedan, AUV at SUV, habang dagdag 18 pesos sa hatchback. Para naman sa lahat na uri ng TNVS, sabi ni Cacion, nais ng grupong magkaroon ng pare-parehong travel time charge na 3 pesos mula sa kasalukuyang 2 pesos. Tinitigan kasi ng mga factors naman din ng board in everything po kasi is yung ano, no, yung effect on the commuters also. Mm-hmm. Kasi ng balancing of interest among all the stakeholders. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. May bago pang diplomatic protest ng DFA laban sa mga aktibidad ng China sa Ayungin Shoal. Binanggit ang ilegal na pangingisda ng China, pagbuntot ng China Coast Guard sa mga bangkang Pilipino at paglalagay ng mga boya at lambat sa dagat. Yet ng DFA, nakasaad sa 2016 Arbitral Tribunal or Arbitral Ruling na nasa Continental Shelf at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal at wala raw karapatang manghimasok ng China. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Chinese Embassy. Pero sa isa pang diplomatic protest ng Pilipinas kamakailan, kaugnay naman sa pagdagsa ng mga Chinese vessels sa Julian Felipe Reef noong Abril, iginiit ng Chinese Embassy na traditional fishing ground ng mga mangingisda ng Chino ang West Philippine Sea. Sabi pa ni Ambassador Wang Qilian, magkaiba raw ang posisyon ng DFA at ng China sa maritime issue. Pero maliit na bahagi lang anya ito ng kabuang relasyon ng dalawang bansa. Unang nanawagan ang DFA sa China na sundin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law, tumigil sa ilegal at irresponsableng gawain, huwag nang palalain ang tensyon sa dagat at paalisin ang kanilang mga barko sa Philippine Maritime Zones. Sa ilalim sa therapy si Justin Bieber matapos maparalisa ang kalahati ng mukha dahil sa viral infection. Nagsorry ang Canadian singer sa kanyang mga fans dahil kailangan niyang mag-cancel ng upcoming shows at pwedeng posibleng kasama ang concert dito sa Pilipinas. Narito ang aking report. Hey everyone, Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on.
Nagulantang ang marami nang mag-post si Justin Bieber sa kanyang social media account ng video kung saan ni-reveal niyang meron siyang Ramsay Hunt syndrome. Ito ay epekto ng virus na tumitira sa facial nerves ng isang tao. At ang epekto kay Justin, bahagyang naparalisa ang kalahati ng kanyang mukha. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. Nag-sorry si Justin dahil kinailangan niyang mag-cancel ng mga shows para magbigay daan sa therapy. At maaaring tamaan ang show niya sa Pilipinas sa Oktubre. So for those who are frustrated by my cancellations of the next shows, I'm just physically obviously not capable of doing them. Heartbreaking daw ito para sa mga believers sa Pilipinas na matyagang nag-abang sa pagbabalik ng kanilang idol. Isa na rito ang Kapuso actress na si Eunice Lagusad. Kahit daw gaano katagal ang aabutin ng paghihintay nila, hindi raw sila magre-refund ng tiket. Sana po, pa rin, gumaling na po siya para matuloy na po itong concert. Di bali na po maghintay, basta po okay po siya. Ang panghihinayang lang ngayon ni Eunice, ang pagkakataong makita na sana ang kanyang idol matapos itong mag-cancel ng kanyang show noong September 2017. Todo prepare pa naman si Eunice sa pagkakataong ito. Ano mga preparations mo? Kung meron po ako taping or lock-in, baka naman po. Mag-cancel ka talaga. Ipapablock-off ko lang po talaga. At tagal na po nito. Hindi naman ako makikita dito. Pero syempre, kailangan pa rin po umu-OTD. Paano ako pupunta doon? Paano ako sasakay? saan yung parking? Kasi sabi po nila, flat lang po yung venue. So iniisip ko po, paano ba? Sana po, pa rin, gumaling na po siya para matuloy na po itong concert. Natuntunan ng Highway Patrol Group ang bahay ng umano'y may-ari ng sasakyang sangkot sa nag-viral na drag racing sa Marcos Highway. Pero natagpuan nilang kotse iba nang itsura kumpara sa nasa video. Nakatutok si John Consulta exclusive. Matapos mag-viral ang video ng drag racing nitong Miyerkules sa Marcos Highway, nagsagawa ng follow-up operation ng Highway Patrol Group, National Capital Region. Natunto ng bahay ng umano'y may-ari ng sasakyang sangkot. Ah, kayo yung owner? Okay. Kayo yung driver? Hindi po. Sino yung driver? Yung trapa ko po. Dinala ni Mark Francis Contaco ang mga tauhan ng HPG sa kanyang sasakyan. Ibang-iba na ang itsura nito ng datna ng mga polis kumpara sa nasa viral video. Kung makikita natin dun sa drag race, iba po yung pinakahood na kulay nung ginamit na sasakyan at iba po itong na-recover natin ngayon. Pero it's the same plate number po. Inamin naman po ng may-ari na ito yung ginamit nila na during the drag race. Allegedly, na may pustahan sila amounting 35,000. Sa follow-up operation ng HPG, may nakuha pa silang dalawang sasakyang hinihinalang ginamit din sa drag racing sa Marcos Highway. Tingnan nga natin itong isa sa mga kotse na nakuha ng HPG na ginagamit daw sa drag racing. Sa unang tingin pa lang, alam natin na hindi ito ordinaryong sasakyan dahil nga sa sobrang dami ng gauges na makikita sa harapan. Dito naman sa likuran, kapansin-pansin, nawala na siyang bumper. Para saan daw? Para mabawasan ang air drag at mas tumuli ng sasakyan. At ang pinakamalaking pagbago sa lahat, kung ating titingnan sa likuran at sa loob, makikita natin na wala ng upuan at talagang binawasan na ng gamit dito para mas gumaan ang sasakyan at mas tumulin ang takbo. Ayon sa HPG, ay mas lalo lang paigtingin ang kanilang kampanya laban sa mga sasakyan tulad ito at sa mga aktibidad ng drag racing, lalo na sa mga patay na oras sa gabi kung saan talamak daw itong nangyayari. Ang isa po nagpalit ng makina pero hindi po dumaan sa clearance ng Highway Patrol Group. Ito naman po ang isa, medyo may pagkakaano po sa mga dokumento. No? Masasabi natin na tinatawag natin spurious documents. Pwede po rin po natin silang i-recommend sa LTO na i-revoke yung driver's license nila lifetime. Patuloy pa rin hinahanap ang driver ng nakipagkarera sa sasakyan at isa pang kotse sangkot din sa drag racing. John Consulta, nakatutok, 24 oras.
Isang karangalan at malaking responsibilidad para kay Ricky Lee ang paghirang sa kanya bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. And I, national artist, kailangan, I should work harder. I should write more. Kailangan mas magsipag pa. Kasi makikita nila na itong ganitong karangalan ay isang patunay na napaka makabuluhan at napaka mahalaga at napakasarap ng magsulat at ng magkwento. Ayon kay Lee, mahalaga ang mga parangal pero hindi raw ito ang dahilan kung bakit siya nagsusulat. Si Lee ay creative consultant sa GMA Network at kabilang sa kanyang mga prioridad ay maturuan at bigyan ng inspirasyon ang mga manunulat sa Kapuso Network. Bukod kay Lee, idineklara rin National Artists for Film and Broadcast ang aktres na si Nora Honor at ang yumaong direktor na si Marilu Diaz-Abaya. At National Artist for Theater naman ang namayapang aktor na si Tony Mabesa, habang National Artist for Design naman si Salvation Lim Higgins. Si Agnes Luxi naman ang National Artist for Dance, si Gemino Abad sa Panitikan at si Fides Cuyugan Asensio naman sa Musika. Ang mga napiling pambansang alagad ng sining ay base sa rekomendasyon ng National Commission for Culture and the Arts. Weekend na kaya maraming dumayo sa day 2 ng music festival at hot air balloon display sa Clark, Pampanga. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV, Balitang Amyan. Bida ang night glow ng apat na higanteng lobo sa unang gabi ng Aurora 2022 Music Festival at Hot Air Balloon Display sa Global City sa Clark, Pampanga. Stand out ang hot air balloon na may sagisag ng watawat ng Pilipinas. Pumailang lang sa langit ang red, white, and blue ng ating watawat. Markado ang taglay nitong three stars and a sun. Pagkatapos ng night glow, nagsimula ng mag-ingay ang crowd para makijamming at sing-along sa mga performances ng mga local at mainstream artists ng Music Fest. Kinilig ang lahat at mapapasana all ka na lang nang biglang mag-propose ang isa sa mga vokalista ng mga performers sa kanyang longtime girlfriend. Ayon sa mga organizers, nasa mahigit 26,000 na katao ang dumalo sa unang araw ng festival. Sa day 2 ng festival, ipinagbawal ang mga walk-ins dahil sa online pa lang ay sold out na ang tickets. At dahil weekend, marami mga nakibanding kasama ang pamilya. Mayroon din mga nag-quality time kasama ang kanilang loved ones. I'm with my cousins po and we just wanna have fun and like make the most out of it. Mga barkada of friendship goals. Bukod sa Music Fest, na-enjoy rin ng mga turista ang Filipino at Kapampangan food cuisine na ibinida sa mga booth sa venue. Ngayong gabi, susubukan umanong dagdagan ng mga lobo sa night glow kung gaganda ang panahon. Isa rin sa pinakahihintay ngayong gabi ang performances ng mga bigating banda at local artists. Ang Pampanga ang home of giant hot air balloon sa bansa, kaya marami ang muling nasabik na muling buhayin ito pagkatapos ng ilang taong pagpapatigil dahil sa pandemya. Ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Nakatutok, 24 oras. Nag-uumapaw sa kilig ang fan meeting kagabi ni Korean superstar Kim Soo-hyun. Dumagundong sa hiyawan paglabas pa lang niya sa stage. Game si Soo-hyun na nakipagkulitan sa fans. Gumawa ng halo-halo at nakipagtitigan pa sa maswerteng fan. May punto ring napaluha ang aktor dahil sa nag-uumapaw na pagmamahal at suporta mula sa kanyang Pinoy fans. Ang fan event, surreal at todo kilig experience daw para kay Crizelle. Kwento niya, nagkaroon ng game kung saan may numbers na naka-flash sa screen na pwedeng tawagan. At ang natawagan ni Crizelle, ang numerong hawak ni Soo-hyun, kaya nagkaroon sila ng 20-second phone call. Bukod dyan, nilapitan pa siya ng aktor. Doon na sila nag-selfie. Binigay rin niya ang sa kanyang opa ang susi ng love lock na isinabit niya noon sa Namsan Tower sa Seoul noong 2018. And that's my Chikari Saturday Night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Ito, talented po ang isang fur baby na tampok natin ngayong gabi.
Aba, hindi lang basta tumatahol, sumasabay rin sa pagkanta. Yan po ang aspin na si Kisig mula sa Sampaloc, Quezon. At tila nakisabay si Kisig sa mga batang kumakanta. Nauna pa nga siya sa nagigitara eh. Ayon sa kumuha ng video na si Darius Tingzon, matik na nakikisabay si Kisig sa jamming. Kaya naman ang kanilang singing pet, kinagigiliwan online. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.